Papa, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo, bayan mo, viva po, Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kabatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng Obispong si San Buenaventura, umunlad nawa kami sa karunungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isaías na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka nagagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nananangin. O Panginoon, alam mo kung paano ko namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaías. Wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon. Ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isaías ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito at itinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari ng umakyat sa templo? Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutup din niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit.
At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ko'y yung iniligtas. Pag-iral ko'y walang wakas. Buhay ko'y iyong iniligtas. Pag-iral ko'y walang wakas. Minsan nasabi kong, sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako masasadlak upang manatili roong walang hanggan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko rin di na makikita ang Panginoon at sinumang nabubuhay. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habian. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. O poon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas, sana'y ibalik mo. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Magsitayo muna ang lahat. Sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niya mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan, nakanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo. Gayunmay, hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain.
sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Sabihin niyo nga po yung salitang pamamahinga. Ulit, pamamahinga. Yang katabi mo ba sa tingin mo kulang ng pahinga? Tingnan niyo nga, fresh ba o agardo na ang itsura? Yung bang kagigising lang pero haggard pa rin? Kasi baka kulang talaga sa pahinga. Sa ating ebanghelyo, mayroong usapin tungkol sa araw ng pamamahinga. Base sa mga Pariseo, no, sa mga kumausap kina Jesus, sa mga nakakaalam ng batas, bawal ang ginawa nilang pagpitas ng butil o uhay. Tapos kinain, may batas na bawal kang magtrabaho sa araw ng pamamahinga. So, base sa kanilang pag-unawa, sa kanilang kaalaman, bawal na bawal magtrabaho sa araw ng pamamahinga. Ultimo dumampot, ultimo mag, no, magbalat, bawal yun. Yan. So, dahil may bawal, ibig sabihin may batas na nagre-regulate sa kanilang mga kilos. At ito yung isa sa mga gustong ipaliwanag ni Jesus sa kanyang mga kausap. Maging sa atin, magpasa hanggang ngayon, ano ba ang mensahe nitong araw ng pamamahinga na itinuturo ni Jesus? 10 utos ng Diyos, 10 batas na dapat sundin. Top 3. Okay? Kumbaga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Top 3. Top 3 ba yun? O top 2? Nalito na ako. Pero nasa tatlo, no? Nang sabi, yung top 3, no? Ipangilin ang araw ng pamamahinga. Ganun kabigat yun. May batas, may utos na dapat nagpapahinga ang tao. At ang araw na yan, dapat ay iginugugol o inilalaan mo para sa Diyos. At kung tutusin, kung ito ay para sa Diyos, ito ay ginawa ng Diyos para sa tao. Hindi para magpahirap, kundi magpalaya sa tao. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, pinagpapahinga ka ng Diyos. Tandaan niyo ha, kapag hindi nagpahinga ang tao, kapag hindi nirerespeto ng tao ang utos na tungkol sa pamamahinga, malaking kasalanan sa Diyos. Nilalabag mo eh. Sinusuway mo yung kanyang utos. Paano ba? Mahalaga yung pamamahinga. Kasi sa salitang pamamahinga, makakakuha ka rin ng pahinga. Sa salita rin pahinga, makakakuha ka ng hininga. Parang pahinga. Pahinga naman. Kasi nauubos na ako eh. Di ba? Kailangan ko ng energy, kailangan ko ng hininga, nauubos na yung oxygen ko. Pahinga naman. Para bang ang Diyos pa yung nagsasabi, no? Ang Diyos pa yung
nagmamakaawa, uy, magpahinga ka naman. Na dapat tayo, alam natin yung pangangailangan natin ng hininga ng Diyos. Kaya, slow down. Take time. Mag-time out ka naman. Ang mga taong ayaw magpahinga, yan ang alipin. At gusto kang palayain ng Diyos. Kung ang pananaw mo, kailangan kong magtrabaho 24/7. Lunes hanggang Linggo, pwede ba dugtungan pa natin ang araw? Kaya nga kahit holiday, samantalahin natin, magtrabaho tayo, holiday, double pay, triple pay. Pag ganyan ang mentality mo, ibig sabihin, alipin ka. Alipin ka ng pangangailangan, alipin ka ng trabaho, kahit yung alalahanin mo, alipin ka ng problema. Magpahinga ka rin sa kakaisip mo, magpahinga ka rin sa kakabunganga mo. Even yung sa ngayon, no? Yung social media, yung gadget, magpahinga ka rin. Kapag hindi ka mapakali na hindi mo binibitawan ang cellphone mo, kapag hindi ka mapakali na hindi ka nag-stroll na nag-i-stroll, alipin ka niyan. At naglalaan tayo ng oras na dapat tayong magpahinga sa lahat ng bagay. Napakaganda, ang isang napakagandang nangyari, kahit na sa tingin natin na perwisyo tayo, pero maraming itinuro sa atin, lalo na tungkol sa pamamahinga. Yung sabi nyo, akala nyo, hindi pwedeng huminto. Yung dating halos hindi nagsasarang mga tindahan, mga hindi nagsasarang mga establishment, huminto. Kahit mismong sa mga NLEX, SLEX, yung mga gas stations, mga food station, dahil nga sabi, 24 hours may bumabiyahe. 9 PM pa lang, sarado na sila. Sa loob ng yung unang pagkakataon, no, tatlong buwan, limang buwan, pinagpahinga tayong lahat. Maging ang sasakyan, pinagpahinga. Anong nakita natin? Lumiwanag ang kalangitan. Yung kabundukan dyan sa Rizal, natatanaw mo na mula dito dahil sa liwanag. Walang polusyon, walang dumi. Pero ito tayo, buhay pa. Bakit? Pinagpahinga lang naman kasi tayo. At ma-realize mo kung gaano kahalaga yung magpahinga ka. Hindi ka ginawa ng Diyos, hindi ka isinilang sa mundong ito para pagurin. Nandito ka rin sa mundong ito para mag-enjoy ka rin. Kapag hindi ka nagpahinga, mismong katawan mo bibigay. At lahat ng pinagpaguran mo, dahil ayaw mo magpahinga, todo-todo ka, pag nagkasakit ka, ubus lahat yan. Mas magastos magkasakit, lalo na sa panahong ito. Kaya nga sabi ng no, pinaalala sa atin, ang kalusugan natin, ang pinakakayamanan natin ngayon. Walang magagawa ang dami ng pera mo kapag wala ngang ospital, kahit mayaman ka, kahit may pera ka, wala kang ospital mapuntahan kasi puno lahat. So magpahinga. Sabihin nyo nga ulit sa katabi nyo, magpahinga ka naman.
Diba? Eh, tapos pupunta tayo dito. Lord, pengi naman ng trabaho. Lord, pengi naman ng pera. Lord, pengi naman. Marami nga din sa inyo, may sakit dito eh. Lord, pagalingin mo naman ako, Lord. Eh, simple lang naman kasi daw eh. Magpahinga ka lang, gagaling ka. Pero wag mo nang hintayin, magkasakit ka, bago mo maisip, magpahinga, panahon na para mag-retire. Chillax! Maikli lang ang buhay. Kahit matapos tayo sa mundong ito, mawala tayo sa mundong ito, hindi titigil ang mundo. Kahit mawala ka sa trabaho, hindi titigil ang kumpanya. Hahanap lang yan ang kapalit mo. Kaya huwag mong abusuhin ang sarili mo. Huwag mong abusuhin ang katawan mo. Kailangan natin ng pahinga na umaabot minsan, no, na kahit Linggo gusto mong magtrabaho. Kahit Linggo. Halos ayaw mo nang matulog. O ano nangyayari? Depression, anxieties, o kung ano-ano pang mga mental, emotional, illness o problem nagkakaroon ng isang tao na baka dahil kulang lang sa pahinga. Yan, minsan ang mga nagsiserve namin dito, no? Nililimitahan namin yung oras ng pagsiserve. Kasi kapag dire-diretso, napapagod. Kapag pagod na, mainit ang ulo, nag-aaway-aaway. Uuwi sa bahay, mainit ang ulo. Saan galing? Sa simbahan. Anong meron sa simbahan? Dapat nagpahinga yan, ah. Dapat humingi lang ng hininga yan sa Diyos, ah. Ganun po kahalaga, ha? Utos ng Diyos, magpahinga ka. Maglaan ka. Utos ng Diyos, naglagay pa ng isang araw. Biruin mo yun, nagbigay pa ng isang araw para sa tao para tumigil, magpahinga, mag-relax, makinig sa Diyos. Kahit anong medical pa, ointment ang ilagay mo sa mukha mo, kapag kulang ka sa pahinga, papangit at papangit ka. Pero mag-relax ka lang, kahit wala kang make-up, gaganda ka. Ha? O, ngayon, alam mo na ha, at least kahit papano, no? Pagharap mo sa salamin, kulang ba ako sa pahinga? Baka kailangan ko lang talaga ng pahinga. Huwag mo tapusin lahat. Ha? Yung laba, paglalaba, pagluluto, huwag mo tapusin lahat. Kasi bukas gagawin mo ulit yan. Susunod, susunod. Hindi maubos yan. Maliban na lang, lahat ng damit natin disposable. Wala ka nang lalaban. Hanggat nagdadamit tayo, maglalaba at maglalaba ka. Pero hindi pinagkakaid sa iyo na magpahinga ka. Kahit nga po yung mga, hindi ko alam kung marinig, mga kapatid nating vendors, magpahinga din. Minsan, sapilitan na kayong pinagpapahinga. Ngayon, medyo malinis sa paligid, konti lang ang vendor, kasi may bagong administrasyon. Pahinga daw muna sila. Pahinga. Pero sana po, no, mas makita natin sa ating pamamahinga kung ano, o marinig natin kung ano ang nais na sabihin ng Diyos sa atin. Sabihin niyo nga po ulit, pamamahinga. Magandang araw po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa pamamagitan ni Kristo at sambahin natin ang Amang nasa langit sa ating pananampalataya.
pag-ibig at mahabaging awa. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyano saan man, naway hindi maging mga taong ang kilos ay legalismo at panlabas lamang, kundi maging mga taong may puso na ginagawa ang nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga bansa sa mundo naway matutong gumalang at tumulong sa isa't isa at hindi maggamitan lamang, kundi makipag-ugnayan ayon sa katarungan at pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ayon sa udyok ng habag ni Kristo, naway hindi natin hatulan ang mga nagkakamali, kundi bigyan pa sila ng bagong pagkakataon. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway tumanggap ng tulong mula sa mga taong may kakayahan at pamamaraan na pag-aanin ang kanilang pinapasan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kalipunan ng mga banal sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Dilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, malakati na pa'y sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming iling magpapalat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na ito na inihahain naming gumugunita kay San Buenaventura upang ang mga ito ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa iyong tulong na maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Buenaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, mga upo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, ang matapos ang hapunan, inawa kaniya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalinghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin,
Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ang iyong pagmamahal ay na
ako ngayon at magpakailanman. Ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, mga sa Poong Jesus Nazareno. Patubayan niyo po at nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at husay kay kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan pawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman. Ika'y mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming sa katawa't dugo ni Kristo, nagsipakinabang, ay dumadalangin magkamit ng tiyak na kaligtasan na aming ginaganap ng buong katapatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.